So, hi guys. Let's continue yung previous continuation to sa previous video natin sa part sa six fundamental principles ng nga ano video natin sa previous natin na video. So, ang 'di ba alam naman natin na yung una is at the parallelogram law for the addition of forces. So, yung pangalawa natin is that the principle of transmissibility. So, wait muna, isulat muna natin kung ano yung ibig sabihin ng principle of transmissibility, okay? So, guys, natapos na nating isulat. So, ano nga ba yung principle of transmissibility? Transmissibility, okay. So, it is a point of application of the force acting on a rigid body can be placed anywhere along its LOA. So, LOA, ang ibig sabihin niyan, it's line of action. So, pwede lamang siyang isulat na ganito lang para hindi na tayo masyadong. So, what is line of action or LOA, LOA. Hindi to leave a box and abscess. So, line of action is that, let's say for instance, ito yung sa system natin. Meron tayong line of action dito. So, yung force natin, andito siya sa line of action na yan. Gets nyo ba? So, like, take note lang din guys na this can only be applied sa mga external forces and hindi kasali yung internal forces since we're only dealing sa mga external forces in terms of statics, okay? So, magbigay tayo ng example. Basahin tayo yung meaning niya. Again, basahin natin ulit. The point of application of the force acting on a rigid body can be placed anywhere along its line of action. So, isulat natin yung next natin. Let's say for instance, ito lang the broken line represents the line of action, okay? This is force, guys. Is equal to is equal ulit kung eto. So, basically, ito yung concept ng principle of transmissibility, guys. So, wait. Erase muna natin yung nasa gitna para mas maintindihan nyo. Baka di nyo masyadong, ano, or baka ang pangit lang talaga ng sulat kamay ko. There you have it. So, etong broken line na to, guys. Ibig sabihin yan yung line of action yan. So, etong arrow, ito yung sa force natin. So, yung principle of transmissibility states that yung kapag i-apply mo yung force sa left side ng box natin ng object natin, equal din yan kung i-apply mo yung the same force given na yung force na ito same siya sa force dito and same siya sa force dito. So equal lang yan kahit saan banda mo yan i-apply. It's either sa left side ng box, sa gitna ng box, or sa right side ng box. As long as yung force natin, nasa line of action siya. Like, as long as the force is along the same line of action. Kasi, bakit dapat same line of action? Well, it's a good question. So, let's say for instance, meron tayong ganito. Ito yung box natin. Technically, hindi siya box. Ito yung object natin. Dito natin in-apply yung force. Let's say for instance, yung force natin is 3 Newton. Okay? Ito, hindi to equal sa same object. Let's say for instance, same object to ah. Same to sila. Tapos nag-apply ka ng force, 3 Newton din. So sabihin niya na, ah okay, same amount ng force,
same din yung object. At ito pa, same din sila ng side, sa left side din. Pero bakit hindi sila equal? So, the answer is that the force doesn't lie on the same line of action. Kasi kapag ito, itutulak natin dito, ang tendency nito, yung box natin, mag-move pa ganun. Kung ito, itutulak natin dito, ang tendency nito, ang box tutumba. So, hindi na siya equal, right? Unlike dito, kahit dito mo pa na side i-apply yung force, kahit sa gitna mo pa i-apply yung force, or kahit sa right side mo pa i-apply yung force, it's the same line of action na tinatahak ng force nila. So, basically, yung box mo, kung ito yung, let's say, frictionless surface to, yung box mo, aabante lang siya. Same lang yung travel niya. So, basically, yan yung ano ng principle of transmissibility. So, wait muna, erase muna natin to, guys. So, ngayon, tatanungin ko kayo kung eto, si person A, tinutulak niya yung box. Let's say, for instance, given that the surface is frictionless. So, person A is pushing yung box with a force of, let's say, for instance, 5 newtons. Tapos, equal ba to or hindi sa, let's say, for instance, same na ano ng box, 10 kilogram box. Si person B pulling the box 5 newtons din. So, question ko, equal ba tong dalawa na to? Let's say for instance, yung isa pushing, yung isa pulling. Okay, equal ba to? Equal. As long as what I've said earlier kanina, na yung box, nasa same line of action yung pa-apply ng force. Yung force na ina-apply ni A, ni person A at ni person B lies along the same line of action. Na-explain ko na kanina on bakit hindi sila magiging equal kung hindi same yung line of action nila, di ba? So, that's basically what is principle of transmissibility. So, mag-proceed na tayo sa number 3 natin. So, ang number 3 natin, part ng 6 fundamental principles is that Newton's first law of motion, or it's also known as the law of inertia. This is quite, kung nakikinig kayo sa high school or sa elementary nyo, I guess elementary, as far as I can remember na meron na to sa elementary, yung mga Newton's law of motion. So, sa next video, itatakol natin at magbibigay tayo ng example sa, yun nga, Newton's first law of motion, which is law of inertia. So, thank you!